Okay, kasi kulurum. Tapos, di naglakad ako. May nakita akong tricycle, pa-target, tartoda. Tapos, binibilisan ko lang yung lakad ko para mahabol ko eh. Tapos, sabi, umalis. Hindi mo lang ako inantay. Tapos, nauna na siya, nakaalis na. Maya-maya dumating, may isa pa yung tricycle. Dilakas kayo na ako, nagantay kami mga 10 minutes yata kasi nagantay pa ng mga pasahero. Pagdating, hindi na umalis na kami, nabutan namin yung ano, yung tricycle na nauna sa akin. Nabunggo dun sa ano, Innova, sa may Amapola Street, sa doon sa may school malapit, lagpas. Ano nakita ko, wala, ito yung driver talaga, matanda na. Sabi ko, ay, thank you Lord, kasi alam mo yung talagang plano ng Panginoon yun. Sabi ko po, ayun ba yan, iniwan pa ako. Tapos yun pala, ganun ang mangyayari. Kaya salamat sa Panginoon kasi hindi akong nasakay doon. Pag nung nakita ko, galit na galit yung may-ari ng Innova kasi ano talaga yung sasakyan, yung na-yupi. Yung na-yupi yung sasakyan. Tapos yun pala nalaman din na yung driver, ano, bago lang. Tsaka ano siya, matanda na. Hindi pa sanay mag-biyahe, mag-tricycle. So yun, pinapasalamat ko sa Panginoon dahil yung bagay na yun, may purpose ba, hindi ako nakasakay, kaya ganun ang nangyayari. So, glory to God kasi napakabuti talaga ng Panginoon, no? Hindi kanya hahayaan na mapahama kasi iniingatan ka nga ng Panginoon, pinagpipray mo bago ka alis, uwi kang ligtas, alis ng ligtas at uwi kang ligtas sa bahay, ganun. So, salamat sa Panginoon at pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon no, kasi nabibless talaga ako tingnan mo eh. Pagdarating ako dito sa church, talagang alam mo yung puso ko pa, hindi ko alam, parang hindi ko alam siguro yung barang spirito kasi alam mo yung talagang may conviction sa akin na hindi ko alam kasi pag nagtingnan ko praise and worship, naiiyak ako, lumuluha ako, hindi ko alam. Dati naman, sisimba ako, ayokong lumuha kasi naiiyak ako, pinipigilan ko ng ako. Pero nung naranasan ko yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko, talagang deserve niya talagang pasalamatan sa lahat ng oras. Kasi siya lang talaga yung tanging nagmamahal sa'yo, sa atin. At talagang siya lang ang karapat dapat na itataas sa buhay natin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa buhay ng bawat isa na narito, lalo na yung taga-Kainta, no? Sobrang sipag nila. Saka, kahit may pinagdadaanan sila, tuloy pa rin, akala namin hindi na sila darating, hindi na kayo darating. So, salamat sa Panginoon kasi mabait ang Panginoon, mabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Sabi naman niya, magpapatuloy hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya patuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon at darating ang araw na kasama na natin ang Panginoon sa pag-ahari. So salamat sa Panginoon dahil at pabuti din ang Panginoon sa buhay namin mag-asawa. Meron man kami mga pinagpipray pero alam namin na kumikilos din ang Panginoon. Kahit hindi namin ito nakikita, talagang gumagawa siya ng paraan. Maraming paraan na inaano ang Panginoon sa amin na sabi namin, Lord, lahat ng plano namin, hindi naman plano namin dalawa lang, kundi kasama ang Panginoon doon. Kaya, iyon ay pinagpapasalamat ko balang araw talagang ibibigay ng Panginoon. Yun naman po para.